Eh tapos baka naman tatakbo pa yung babaeng nako. Tatakbo pa rin daw, di ba? Kapal. My God. Sapagkat dito sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron pa siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Any kaso? Wala pa to. Wala eh. Ah, wala kang kaso? Wala. Pero mo, alam mo yung kaso? Kita nyo? Nahuli natin. Marunong mag-Tagalog to. Nakakaintindi. Huling-huli. Oh. Can you imagine, you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo, alam niya eh, teka, alam mo di ba? Niloloko, alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh, niloloko mo ko eh. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa illegal na aktibidad sa ating bansa. Kapal, my God! Ito ang naging reaksyon ni Senator Lauren Ligarda sa napabalitang planong pagtakbo ni Alice Goo. Hinimok ni Ligarda ang Commission on Elections or COMELEC na harangin ang kandidatura ni Goo. Tinukoy ang kinansilang birth certificate ng dating alkalde bilang sapat na dahilan upang i-disqualifika ito sa halalan bilang isang peking Pilipino. Nitong Biyernes, October 4, kinansila na rin ng gobyerno ang Philippine passport ni Goo. And we must not suffer in silence and be victimized by another Alice Goo. Bagamat wala pa raw natutukoy si Ligarda na aktwal na ebidensya para paniwalaan ang ibinunyag ng self-confessed Chinese spy na si Xi Zhang, na kapwa nito espiya si Goo, naniniwala raw ang senadora na cuddler of illegal criminal syndicates ang dating mayor. Unless I have the proof, I cannot say it with certainty. But she looks like, she acts like, but definitely, she is a coddler, right, of illegal criminal syndicates like the Pogo. Whether she was placed here as a spy, I don't want to assume when I don't have factual basis. But definitely, she was placed here by criminal syndicates, and she's been coddling them, and she is part of them. But she looks like a spy, acts like one, lies like one. Una rito, sinabi ni Attorney Stephen David na maghahain ng Certificate of Candidacy or COC ang kanyang kliyente sa susunod na linggo sa pamamagitan ng isang kinatawan dahil nakapiit pa rin sa Pasig City Jail ang dating alkalde. Binanggit pa ni David na tanging korte lamang ang makapagsasabi na hindi Filipino citizen si Goo at hindi makakatagbo sa halalan. Ani David, hindi pa kasi napagdesisyonan ng mga korte kung pineke ni Goo ang kanyang Filipino citizenship. Idinagdag pa nito na kailangan din patunayan sa korte na peke ang birth certificate ni Goo. So, well, definitely she will be running for mayor. Well, siyempre, kailangan niya tumakbo eh para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan, sa bayan, most especially sa Bamban. Una-una, kung talagang gusto siya ng tao doon, sila dapat ang humusga. Binalaan naman ni Senator Risa Hontivero si Alice Goo na madaragdagan ang kanyang kaso kapag naghain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 National and Local Elections. Go-whopping would be committing an act of material misrepresentation if she fills out her Certificate of Candidacy or COC and falsely declares herself to be a Filipino citizen. The COC is an important document executed under oath. Kung magpupumilit si Go-whopping sa kanyang kasinungalingan, dadagdag pa ang perjury sa litanya ng mga krimen na kanyang kinasasangkutan. Babala ni Ontiveros. Kinastigo rin ni Hontiveros ang katigasan ng ulo ni Goo dahil sa paghahanga nitong muling tumakbong alkalde kahit tinanggal na ito sa pwesto. Mukhang wala pa ring tigil ang panluloko ni Alice Goo sa taong bayan kahit na nasa loob na siya ng kulungan. Ani Hontiveros. Una-una,
kung talagang gusto siya ng tao doon, sino dapat ang humusga? Ang taong bayan dapat ang kumatol kung siya ba ikarapat dapat na manungkulan sa kanilang lugar. Kasi yung nangyayari, technicalities, hindi siya pinapatak o pinapagisuan ng bayan. Pero hindi naman final pa yun. Marami pang proseso yun. Pwede pa naman mamalitan yun. So, well, definitely she will be running for Mayor. Pero hindi po ba magiging problema? Kasi meron po siyang pinakaharap na cancellation ng kanyang birth certificate. Eh, kaya nga, makapag-proseso yun eh. Makakancel ko yun. Diba? Makakancel ko yun. She is a Filipino. She is a Filipina. So, wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Filipino. Sir, so hindi po nag-a-apply yung ombudsman ruling? Sir, yung perpetual disqualified siya from public office? Well, kanya-kanya opinion yan eh. Pero siyempre, yung Pamela Camarillo decide niya kung qualified pa siya. Kasi yung ombudsman ruling, hindi pa ng final yun. In fact, may pending pa kami reconsideration. And meron pa naman court of appeals, meron pa naman Supreme Court. So, makapag-proseso pa yun. Mas maganda kung tumakbo siya para malaman natin kung mahal pa ba siya ng tao. Diba? Kasi right now, maraming negative publicity, marami rin may nagsisympathize, marami rin na sinagawang mabuti sa kaya ng otan, marami pa rin nagmamahal sa kaya. So yun, napakilusan ko kung bigyan siya ng pagkakataon para malaman naman ang bayan, hindi siya ba talaga ay karapat dapat na manalo po. Sir, an election victory will eliminate all the offenses that charged against her? Hindi naman, hindi naman. It's just a vindication in the eye of the people. Na yung tao to, pinili namin para manungkulan sa amin. It's our decision, di ba? Para sa kanila. Pero sir, kumpiyansa si Alice na mananalo siya? Oo, kasi ang dami naman ng mga nagtaano sa kanila, nag-push. Sir, you see similarities in precedent cases dito na yun nga, yung nationality question. Hindi naman pa yung allegations na. Yung mga nationalities na. In fact, nasa court yan. Wala pa naman decision na. Has she gotten in touch with the community of Bamban ever since, you know, she was arrested here by him in the region? Hindi nga, nakadetake siya. Pero siyempre, may mga papadala naman ng leaders niya. Ano na po yung sympathies? Siyempre, pinapatakbo na siya. Una muna, kahit ho maraming kasong kinakaharap, kahit may mga dokumento na nagpapatunay na si Alice Guo, alias lang niya yun at ang tunay niyang pangalan ay Gu Waping, pero ayon kay Attorney Stephen David, siya po ay tatakbo pa rin sa pagka-mayor ng Banban Tarlac. Dapat i-disqualify na siya kaagad, Selly, ng Pomelec. Dahil unang-una, kung matatandaan natin, ang Pomelec, mayroon na silang resolusyon na sampahan ng kaso si Gu Waping dahil nga hindi siya Pilipino. At bukod tanging Pilipino lang ang pwedeng tumakbo bilang alkalde ng isang bayan. At natuklasan nga ng Pomelec na yung fingerprint ni Alice Gu ay parehas kay Gu Waping, iisa lang bro. At kaya hindi pwedeng tumakbo si Gu Waping dahil hindi siya Pilipino. At hindi naman pwedeng ang dayuhan ay papatakbuhin bilang alkalde. Pangalawa, meron na rin resolution ang ombudsman na perpetually disqualified na siya from holding public office. Matatandaan rin natin, tinanggal siya ng ombudsman at kadugtong sa kanilang desisyon, ay bawal na siya pumasok sa elected post. So, ibig sabihin, hindi rin siya pwedeng patakbuhin ng Pomelec dahil nga dito sa ombudsman na resolution. So, may iba ho kasi nagsasabi na technically, pwede pa daw ho dahil hindi pa final yung mga decision dun sa mga issue laban kay Alice Guo. At ang sinasabi, ministerial lang daw naman yung pagtanggap ng Pomelec na mga gusto mag-file ng Certificate of Candidacy. Tama nga, ministerial yung pagtanggap. Pero pagtanggap nila, dapat siguraduhin nila na Pilipino lang ang pwedeng tumakbo. At alam nila, sila na mismo nagsabi, Pomelec na rin mismo nagsabi, na hindi siya Pilipino. No? Dahil nga yung kanyang fingerprint ay kaparehas doon kay Gu Waping na isang Chinese citizen. So, Pomelec na mismo ang nagsabi nito. Kaya by virtue of that finding and that resolution, dapat i-disqualify na siya kaagad. Yung pagdanggap, tama, ministerial. Pero may karangarihan ng Pomelec na
i-disqualify siya kaagad dahil hindi nga siya Pilipino. Mm-hmm. At ang maganda naman dito, sir, mismong si Justice Secretary Crispin Jesus Remulla nagsabi na haharangin ng DOJ ang candidacy nitong si Alice Goo. Pwede rin yan. Pwede rin mag-intervene ang DOJ dahil nga may mga kaso at may findings rin ang NBI. Ang matatandaan natin, ang NBI ay under DOJ. At sinabi na nga ng NBI na yung fingerprint ni Alice Goo at ni Goo Happing ay iisa lang. So, kahit na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, dahil nga ang pinaka-basic dito ay hindi siya Pilipino, hindi siya papatakbuhin ng COMELEC at dapat i-disqualify na kaagad. Sir, kasakaling hindi mangyari yon, hindi gawin ng ilang concerned government agencies yung kanilang tungkulin na i-disqualify si Alice Goo at mapayagan pa itong makatakbo, magiging katawa-tawa na po ba tayo? Talagang nakakatawa at parang hindi ginagawa ng COMELEC yung kanilang tungkulin dahil isa sa kanilang mandato ay siguraduhin na Pilipino lang ang pwedeng tumakbo. At yun nga, nasabi ko nga na nung matatandaan natin, sila mismo gumawa ng sarili nilang investigation. At yung findings nila, na yung, kasi pag bumaboto tayo, may fingerprint, diba? Minatch nila yan doon sa dokumento ni Goo Happing at nagmatch ito. So sila mismo gumawa ng hakbang na at napatunayan nila na hindi nga Pilipino itong si Alice Goo. Kaya dapat kaagad i-disqualify nila gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang sabi ko kasi ni Attorney Stephen David, marami daw clamor para kay Alice Goo na tumakbo pa rin sa pagka-alkalde at hayaan daw makatakbo para malaman daw at taon na daw ang magpasya para malaman kung gaano pa daw siya kamahal ng mga taga-Banban Tarlac. So sir, dapat ba mga taga-Banban magising sa katotohanan na itong si Alice Goo bukod sa hindi tunay na Pilipino, eh malaki yung kanyang connection doon sa illegal pogo sa kanila lugar? Correct. Hindi siya Pilipino Sally. At dapat maunawaan ng ating mga kababayan sa Bamban na hindi siya pwede maging alkalde at hindi siya pwede tumakbo kahit anumang posisyon. Kahit barangay official or kagawad, hindi siya pwedeng tumakbo dahil basic to Pilipino lang ang pwedeng mahalal ng taong bayan. At dahil nga hindi siya Pilipino, hindi siya pwedeng kumandidato at lalong-lalo na hindi siya pwedeng ihalal ng taong bayan. At ang Department of Foreign Affairs, sir, nagpa siya na kinansila na yung kanyang pasaporte. So, patunay ito na talagang illegally, correct, o hindi siya talaga Pilipino at hindi siya pwedeng magkaroon ng pasaporte, ng Philippine passport. Tama ka dyan, Sally, no? Nangyari lang yata yan kahapon. At isa itong patunay rin na hindi siya Pilipino dahil sa sariling investigation ng DFA, kinansela na nila yung passport ni Alice Goo dahil napatunayan rin nila na hindi Pilipino itong passport holder na ito. Kaya ganun rin, ang COMELEC pwede silang gumawa ng sariling hakbang dahil mandato ng COMELEC siguraduhin lang na yung mga kandidato ay eligible. Pwede silang tumakbo at isa sa mga basic eligibility o yung basic na requirement ay dapat Pilipino ka. At dahil nga hindi siya Pilipino, hindi siya pwedeng tumakbo. So, sana naman hindi mangyari kasi may kapangyarihan ng COMELEC motu proprio na cancelahin ito. Hindi na nila kailangan antayin pa na mag-file ng case o sarili na nila, pwede na nilang cancelahin. So, mananawagan po ba kayo kina COMELEC Commissioner George Garcia na motu proprio, wag nang hayaan pang makapag-file ng COC si Alice Goo? I'm sure alam ni Chairman George ito, no? At alam ko bihasa siya sa mga ganitong sitwasyon at alam ko na gagawin nila yung mandato nila na huwag patakbuhin yung mga hindi Pilipino at lalo na nagsisinungaling, no? Dahil nga pinapatunayan rin ng COMELEC, sila mismo napatunayan nila. Kaya nga ang ginamit, misrepresentation no? Dahil na yung ibig sabihin nito ay nagsinungaling si Alice Goo na siya ay isang Pilipino. Sir, sa tingin nyo, bakit lakas pa rin ng loob ni Alice Goo na gawin yun o advice ba ng kanyang lawyer? Ano ba yung mapapala? Anong gusto nilang patunayan? Bakit gusto pa rin na tumakbo?
Well, Shelly, diversionary tactics to, no? So, gusto nilang ilihis ang isip ng taong bayan sa totoong sitwasyon, sa totoong kaso. Ang gusto nilang palabasin na siya ay Pilipino pa rin at wala siyang ginagawa. So, para ilihisin attention natin, paulit-ulit nilang sinasabi na sila ang magpa-file. Pero, ako naniniwala ako na eventually madi-disqualify siya at eventually haharapin niya rin yung mga tunay na kaso niya. Mm-hmm. And then ito naman, sir. Meron ng total ban na inuutos si Pangulo hanggang end of the year na nga, dapat mag-wind down na sila. At kayo nag-iimbisiga sa mga illegal pogo, pero hindi niyo alam ilang kembot lang pala, ilang hakbang meron nag-ooperate na pogo malapit sa Senate. Na-involve pa rin po sa mga illegal activities like yung lab scam ba yun? Itong mga... Tama. Mm-hmm. Actually, Shelly, expected ito, no? In fact, dahil nga nabuwag na yung mga mega pogo hub, yung mga malalaki, marami tayong makikita ang mga ganitong paliit ng paliit na mga pogo hub. Ito, mga 200 na tao. Mm-hmm. At nakita natin sa Cebu, mga 200 din. So, nakita natin na paliit ng paliit na yung kanilang aktibidad dito. At expect na rin natin to na dahil nga kumbaga nabuwag ni malalaki, ang susubukan nilang mag-operate na itong mga maliliit. At kailangan wala ngang hinto, hindi tayo pwedeng huminto sa paghuli. Pero Shelly, ang nakakapagtaka dito sa bagong nahuli, nakita may 78 na Pilipino. Doon na nagtatrabaho doon. At ang kinakatakutan ko, baka sarili na nating kababayan at dahil natuto na sila dito sa mga scamming at nakita nila talagang profitable, kumikita sa scamming, sila na mismo ang gumagawa. Halos one-third ng mga nahuli dito sa latest na raid ay Pilipino. Kaya dapat, dapat kasuhan itong mga taong ito dahil hindi porket Pilipino sila, makakawala sila sa mga scamming activities. At pangalawa, maimbestigyan mabuti. Baka mayroon ng mga local syndicates na natuto sa mga ganitong scamming. Baka na ayun na tuto, tapos sila na on their own na nag-ooperate ng ganitong klase. Parang ganun na nakikita ko dahil nga itong mga dayuhan bumabalik na at natuto sila na, ano pala ito, malaking kita pala nito at madali lang gawin. Sila na mismo ang gumagawa. Natukso dahil malaki yung pera na kinikita nila. Malaki talaga. Ang balita ko nga, mas malaki pa yung pera dito kaysa doon sa totoong pogong ginagawa No? So, at wala, halos walang puhunan, no? Panloloko lang ang ginagawa nila. Computer lang at cellphone at nakakapagloko na sila. So sir, yung nakikita nyo na ganung possibility na baka mga kapwa natin Pilipino natuto at nag-ooperate na ng ganitong klase ng scamming, ito ba gusto nyo rin na matutukan ang investigasyon ng Senate? Oo, gusto ko rin na tingnan itong angulo na ito. At hindi imposible. Tingin ko ganyan na nangyayari, mga sarili na natin mga kababayan ang gumagawa nitong mga scamming. At dapat higpitan natin. Kasi ang ginagawa nitong mga nahuhuling locals, sinasabi nila, biktima sila. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, sila mismo ang, alam nila yung ginagawa nila at sila mismo ang gumagawa nun. Mm-hmm. Kaya hindi natin pwedeng palampasin ito at ako mismo ay bibigyan natin ng pansin itong bagong nakikita nating trend, no? Mm-hmm. Na mga Pilipino na talaga ang pumapasok sa scamming activities. So sir, magpa-file kayo ng RESO regarding that o pwedeng incorporate na lang yan sa ongoing investigation? Correct. Incorporate na lang natin yan at yan ay kumbaga isang angulo na nabubuksan natin para sa mga enforcement agencies natin ay tignan mabuti. Sir, ano ito? Paharapin nyo yung mga Pinoy na na-aresto dyan sa Pogo sa Pasay City? Ang balita ko kasi, Shelly, meron din sila mga leader no? May organizer rin ito. Mm-hmm. So meron sila kumbaga isang leader na nag-organize, kukuha ng 20, 30, 40 ang mga local at babayaran sila para gumawa nitong mga scamming. So inimbestigahan pa at kinukuha pa yung pangalan at when the time comes, ang imbitahan natin dito yung mga leader. Sir, ang mga leader nila, Pilipino din o dayuhan? Pilipino rin ang balita ko. No? Natuto na kasi. Noong una, mga dayuhan to. At nung nakita nila, na hindi naman mahirap patutunan to, no? Itong scamming. At tayo, mga Pilipino, magagaling pa tayo mag-English. No? So, kaya na mag-construct ng
Diba? Yung tamang grammar. Nakita ko yung mga ibang dayuhan, baluk-baluktot yung grammar. Eh tayo, mas magaling tayo gumawa ng grammar. At yun ang kinakatakutan naman natin na yung technology transfer sa masamang paraan. No? Naging yung krimen na transfer sa mga locals. Bagay na dapat ito mapigilan kasi marami sila mabibiktima na kapwa natin Pilipino correct, na i-engage no, sa kanitong klase ng scam. Correct. Tsaka mga ano, mga English-speaking countries. Tulad ng Europa, ng Amerika, dahil na magaling sila mag-English. So tayo na irereklamo na ibang bansa. Oo, tama. At hindi imposible to. At nakikita ko na parang ganun yung trend na nangyayari at dapat natin kaagad mahinto ito. Mm-hmm. So, sir, on Tuesday, may another hearing ang Committee on Women. Ibig sabihin po ba noon, bukod doon sa regular na public hearing, magkakaroon po ba ulit ng executive session na papaharapin si Alice Bruo? Possibility yan. Mm-hmm. Dahil humingi si Go Hopping ng executive session at pumayag naman ang committee na bigyan siya ng executive session. Pero yung unang executive session namin, Sally, hindi ko sasabihin yung content, no? Mm-hmm. Dahil ano tayo, bound tayo by the rules. Pero yung aking personal na sa loobin doon sa mga narinig ko, walang bago sa mga sinasabi niya. Mm-hmm. At marami pa rin inconsistency doon sa mga kwento niya kahit na sa executive session. Hindi nagtugma-tugma. Mm-hmm. At wala naman kaming, ako personally, wala akong narinig na bago. Mm-hmm. At para sa akin, dapat maging mapanuri rin, no, yung mga kasamahan natin na senador dito sa mga sinasabi niya during executive session. Mm-hmm. Tandaan natin itong taong to napakagaling sinungaling. Mm-hmm. Baka ginagamit nila lang yung executive session para malihis yung attention ng mga senador at malihis sa tunay na sitwasyon. So sir, isasuggest niyo ba kay Senator Riz Ontiveros na pag-aralan muna mabuti kung worth it pa ba na isa lang sa isang executive session itong si Alice Gu, o kung sa tingin niyo naman mukhang wala ngang bago at baka hindi naman totoo yung kanyang isinisiwalat sa inyo? Oo, kasi minsan ginagamit yung executive session para palabasin na hindi sila yung tunay na mastermind, wala silang kinalaman at dapat papanuri, no, ang mga members ng committee. At pag-uusapan namin yan in caucus sa mga kasamahan natin sa committee kung kailangan pa ba ibigay o ano ba yung nasa isip ng ibang nating mga kasamahan tungkol dito sa executive session. Sir, si Suwal Mayor Dong Kalugay tumatakbo rin sa pagka-mayor kahit na may mga ganitong kontrobersya. Kung sabagay, sa kaso niya, technically pwede pa ho talaga siyang tumakbo. Correct. Wala naman siyang kaso, no, dito sa sa pagkaalam ko, wala siyang kaso na connected dito sa Pogo Hub sa Bamban. Mm-hmm. By association siya ay kaya siya iniimbitahan sa committee. At kumukuha pa rin ng information ang committee tungkol sa kanyang participation. Kaya just to be fair, no, hindi pa naman siya nakakasuhan. Sir, ilang buwan na lang matatapos na ang taon. Do you think magagawa talaga na ibang totally sa bansa ang Pogo? Or nakikita nyo na talagang gumagawa ng paraan para makalusot at makapagpatuloy pa rin yung kanilang operasyon sa ibang estilo or ibang mga tao naman na involved? Napakagandang tanong yan, Sally. Mm-hmm. Ikaw posibleng talagang ibang, no? Mm-hmm. Tatlong importanteng hakbang dapat gawin ng gobyerno. Una, cancelahin na lahat ng mga lisensya before end of the year, on or before end of the year. Mm-hmm. Pangalawa, cancelahin lahat ng mga visa at working permit. At pangatlo, tuloy-tuloy yung paghuli ng mga ganitong mas maliliit na scamming activities. Mm-hmm. Dahil nga mahigpit na ang ating pamalaan, no, pagdating dito sa mga malalaki, ang nangyari, kumalat sila ng maliliit. Mm-hmm. At pero ako naniniwala rin in due time mawawala rin yan dahil hindi nila masusustain yung cat and mouse activity. Mahuhuli at mahuhuli rin yan. Mm-hmm. So sir, sa tingin ninyo,
worth it lahat nung inyong, kasi kayo ang nagbulgar tungkol kay Alice Goo, dun sa mga nagiging development na ngayon, sa tingin nyo, naging worth it lahat yung inyong effort, pagod, at harapin yung mga banta sa buhay ninyo? Naging worth it talaga. Dahil as early as 2022, diba, Sally, nag-re-recommenda na natin na i-ban na yung Pogo. Mm-hmm. Kung matatandaan natin, may committee report tayo na pinirmahan ng mga senador at na-file natin. At dito sa committee report na ito, re-recommenda natin total ban sa, ng Pogo. At kaya maaga pa lang sinasabi na natin itong Pogo na ito ay walang kabutihan para sa ating bansa at lalala rin. Mm-hmm. At ganoon na nangyari, lumala at lumala itong mga Pogo. At ganun pa man, kahit na medyo 2 years late, mm-hmm, pero at least naging fruitful, naging lumabas na may bunga itong ating rekomendasyon at meron naman pinuntahan ang ating rekomendasyon. Mm-hmm. At sir, panghuli, bago ako mag-time check at mag-break, may mga concern dun sa naging batas na patawan ng VAT yung mga service provider na baka daw tumaas na yung subscription nila sa Netflix, kung saan-saan. Ano po ba yung pwedeng, ano to? Maganda naman ito dahil magkakaroon ng additional na tax collection ang government. Pero dun sa party daw ng mga consumer, dapat po ba yung wag ipasa? Meron bang provision na walang pass-on sa consumer or wala po? Sally, ipapaliwanag ko mabuti ito, no? Buong mundo ginagawa na ito. Tayo na lang ang natitira ng bansa. Ilang bansa at isa tayo sa mga natitira na hindi nagpapataw ng buwis dito sa mga tawag natin non-resident digital service providers. Non-resident. Dahil nga nasa ibang bansa sila, hindi mapatawan sila ng buwis dahil nga nasa ibang bansa sila. At may mga trends din tayo nakita. Yung mga bansa na nagpataw ng buwis, ang ginagawa nito mga digital service providers, pinapasok na doon sa cost or sa subscription cost ng kanilang mga services. So, hindi ibig sabihin na tataas kaagad yung presyo dahil pwedeng i-absorb itong digital service providers yung buwis na pinapataw ng iba't ibang bansa. So, ang importante dito ay pantayin na tayo sa buong mundo. At pangalawa, nakukuha na natin yung karapat-dapat para sa atin dahil malaki rin ang makukuha ng ating pamalansan, almost 20 billion a year ang revenues na makukuha natin. So, at pangatlo pa pala, Sally, yung mga local na digital service providers, may tulad ban ng VivaMax. No? Pag yung mga nagsasubscribe ng VivaMax, alam nila meron 12% na binabayaran sila doon. At yung VivaMax mismo, nagbabayad rin ng income tax. No? Mm-hmm. So, pinapantay lang natin dahil yung mga local natin, dehado, pagdating sa pagbubuwis. Mm-hmm. Samantala, pansamantalang naging interpreter ni Tony Yang ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Cassandra Leong sa pagdinig ng House Quad Committee. Nang mahirapan na sina Go at Ong na intindihin ang sinasabi ni Yang, napilitan din siyang magtagalog nang tanungin kung may kaso siya sa China. Biro mo, alam mo yung kaso, nahuli natin, marunong magtagalog to. Nakakaintindi eh, huling-huli eh. Saad ni 6th District Manila Representative Benny Abante. Gaano mo kilala si Cholo Bulago? Your Honor, kilala ko po siya bilang mayor po ng San Rafael, Bulacan po. Matagal mo na siyang kilala? Hindi po. JP Samson, kilala mo ba siya? Yes po, Your Honor. Siya ba ay business partner mo? Your Honor, hindi naman po business partner. May mga, ano lang po, yung mga commission po ng mga cars po before. Kilala mo rin siguro si General Bong Karamat, di ba? Yes po, Your Honor. Yung wife po niya, Mayor po. Sino? Si Mayor Maya. Hindi. Kilala mo si General Bong Karamat? Opo, yes, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya, Your Honor, through his wife po. Ilang taon mo nang kilala si Mayor Cholo?
Mayor Cholo, parang last year lang po. Last year lang? Opo. How about Jeffrey Samson? JP Samson, matagal ko na po kakilala. Mr. Chair, I would like to make a motion that we invite these two personalities in our hearings on Season 2, Mr. Chair. Comcheck, please take note of the names mentioned by Congressman Abante and to be invited in our next committee hearing. Kay Tony, Tony Young, you're still very young. Tony Young, how old are you now? Saan yung ating interpreter dyan? Ilan taong ka na? 54. 54? 1970. Can we have the interpreter here, please? So, I just would like to ask, na-expire na rin yung contract niya. She went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang, no? Konti lang, no? Ito, tatanungin kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sabi mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo, hindi sa China? Kasabot ka, Bisaya? Marunong ba Chinese? Kasabot ka, Bisaya? Pero si Alice Go, pwede mga makatulong. Can you help? Okay, ang tanong ko ganito. Bakit, sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito. Bakit siya nag-negosyo sa Pilipinas, hindi sa China? Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Yes, Your Honor. Pakitanggal mo yung ano mo. Tanggal mo. Walang germs dito masyado. Okay, can we hear the answer, please? Can you speak in Chinese and tell him? Sige po. Imong kwa sa di ka na si ing Philippine Choi Sang Di, mong si ing Tadok Choi Sang Di. Inuwi ko lai Philippine Wan Choi Di lo, an zui siak lo ba? An zui siak kwan lo siak lo ba? Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at nakasanayan na daw po niya dito. Di kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siya maging persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Iisusi kong sa di ka na si Suantiak Temle, Philippine, si Suantiak Temle, Tiongkok, Choy Sengdi, ding Tiongkok masih uhat lang yakut latte so sengdi ka na msing Tiongkok ka na si si Suantiak Philippine. Nui teng teng si ti ti Tiongkok su dai liao lo lan ji hua an zui huan ku lo ba an zui huan ku lo ta kang na na si kuan lo ba seng wa si kuan lo cham dia yao gong han na wo di ti zhe gan gong mo bu yao gong a. Your Honor, ang sabi po niya, nakasanayan na daw po niya daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yun? Iba, kasi? Iba yung Filipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese.
Di ba? Tama? Yes po, Mr. Chair. Ayun, tama daw. Pakitanong nga siya. Ikong sa diem si dito, si Philippine lang, di si Tiongkok lang. Kasi na si Ti, o si Mayo, ang suy huang kulos, o kay ki Taurin Huy, siyong sa dan si Philippine lang lo ba? Ano sabi? Hindi na kaya. Ano yung kasi? Go ahead. Ito si Siti, abang di ko sa uisami, di suwanti ako ilipin yung si Talyo. Inuwi huilipin si we kwan king nan sipkon lo ba, lai huang ku lo ba. Inuwi huilipin, ako baka taika lo baka hinay hinay sabi lang. Mr. Chairman. Kasi na ako sa dito. Mr. Chairman. Overtime. Mr. Chair. Congressman Abante. In the next hearing of the Quadcom, we'll not be asking for an interpreter anymore because Ms. Alice Goh will do the job for us. Okay. Yes, can we have the answer, please? Okay, let's continue. Sasagutin ko na lang. You tell him, ha? Sapagkat diyo sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang official dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Any kaso? Wala pa to. Wala. Ah, wala kang kaso? Wala. Pero mo, alam mo yung kaso. Ni sa chong po, may yung ansyan. Niwa. Kaso sa mga? Sa chong po, may yung ansyan. Kita nyo? Nahuli natin. Marunong mag-Tagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. Yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes okay. I cannot express myself. Yes. Oh. Sabi niya wala siyang kaso sa China. Yes. Correct? Yes, so pero, I need to check. Pero dito may kaso na siya. Pero ni sa dito yung ansyan. Ni sa dito, Philippine yung ansyan. Sama ansyan na. Anong case daw po? Anong kaso daw po? Ah, teka, pakisabi nga, Mr. Casio, yung kaso niya. Immigration law. Pakisabi. Mr. Presentation. So, he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. Can you imagine, you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo, alam niya eh. Teka, alam mo, di ba? Niloloko, alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh, niloloko mo ko eh. I'm not really loco. Hindi ko siya sabi, loko-loko siya. Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pakisaya mo nga sa kanya, please. Nin zai tang wo men Filipin ren shi bai chi. Ni zai pian wo men. Ni wa qin ne ya wo. No. Wo bu ji dao ta zen ma zhe yang xiang wo. I don't know why you're thinking of me in that way. Ha? I don't know why you're thinking of me in that way. I don't know why you're here. Kung ako, Mr. Chair, kukumpiskahin na lang yung yaman ito at pauwi na sa China ito. Anyway, as we conclude this seventh hearing tonight, and we are going to start with season 2 with our teleserye,
in Congress. I am deeply disturbed, Mr. Chair, by the testimonies we have heard thus far. The narratives of our witnesses reveal a troubling reality, a reality where little value is placed on human life. It is with a heavy heart that we are confronted with this painful truth of men and women in uniform who have sworn before God and before men to serve and protect the Filipino people were transformed from being agents of justice into agents of injustice just because of the love of money. As it says in Galatians chapter 6, verse number 7, and I quote, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." It's just like what Congressman Romy Acop said, this is now the time of reckoning. This verse serves as a powerful reminder that every action has corresponding consequences, and that those who commit evil will eventually face judgment, no matter how they try to hide from human law. One may be able to evade the judgment of men, but no one will be able to avoid the judgment of our Lord. Based on the testimonies and evidence we have gathered, this representation reiterates the recommendations that, in my view, can address the issues we have unearthed as regards extrajudicial killings. Number one, enact a law which defines extrajudicial killings committed by any public officer, personal authority, or agent of a personal authority as a heinous crime. Extrajudicial killing may be defined as, I quote, "any killing under than that imposed by the state pursuant to the provisions of the Constitution of heinous crimes," end of quote. The penalty of life imprisonment shall be imposed upon those who may be held liable for the offense. It shall also define salvaging as murder or killing committed or ordered by any person, public officer, personal authority, or agent of personal authority. Moreover, a presumption of administrative negligence may be defined as arising from an increase in the number of extrajudicial killings or salvaging in the area of responsibility of any public officer, personal authority, or agent of personal authority, with the exception of areas declared by government as combat zones or conflict areas, and despite continuous allocation and disbursement of intelligence funds or similar allocations from the local government to such public officers. This proposed law will send a clear message that such violations of the right to life does not have a place in our society. Number two, provide reparation and compensation to victims of extrajudicial killings. The state, as duty bearer, must recognize the human rights violations committed against the victims of extrajudicial killings, torture, and other gross human rights violations committed during the war on drugs, and even here as we talk about gambling, POGO. The state must also provide reparation, compensation, monetary and non-monetary, psychosocial rehabilitation, and other effective remedies to the victims and their next of kin. It is our duty to offer some measure of solace to those who have suffered unimaginable loss at the hand of government agents. Number three, strengthen the Commission on Human Rights and grant it full authority to act on complaints or motu proprio in all cases of human rights violations. I already have filed this bill, Mr. Chair. The CHR, as an independent office created under the 1987 Constitution, must be given
such other powers and functions to investigate other cases of violations of human rights that should fall within the authority of the Commission. The Commission must be provided an effective and expanded structural, operational, and functional independence, fiscal autonomy, to ensure prompt, immediate, and unrestricted discharge of its functions, and the power to issue injunctive relief and legal measures. It must also be given rightful access to police documents, right to receive regular reports on drug-related killings from concerned agencies, right to conduct unhampered investigations, and right to prescribe criminal and administrative penalties for non-compliance of concerned agencies. This will empower the Commission to pursue justice with more vigor. Number four, review Republic Act number 8551, otherwise known as the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998, and the PNP Operational Guidelines on Rules of Engagement. In the exercise of its oversight function, Congress must make a close scrutiny and review of PNP laws and guidelines. In particular, Section 39 on the powers and functions of the Internal Affairs Service of the PNP and its conduct of motu proprio automatic investigations involving different incidents, and especially those incidents where the established rules of engagement have been violated. It is time to reevaluate the policies of the police institution that have allowed these abuses to occur. Number five, create an independent and impartial mechanism or commission to investigate and bring perpetrators of drug-related extrajudicial killings to justice. The establishment of a commission to hold to account the violators of human rights in the anti-illegal drugs policy and ensure that those with command responsibilities be held accountable must be considered. Parenthetically, the Commission may also be directed to institutionalize mechanisms for providing adequate redress and reparation for the victims and their kin, including rehabilitation and support services such as access to safe houses, legal aid resources, and social and health care services. And number six, file appropriate charges against personalities who may have committed crimes in the war on drugs during the Duterte administration and even today, corollary to legislative powers of Congress to enact laws and to conduct inquiries in aid of legislation is to cognate action of recommending for prosecution those erring individuals who may have violated our laws. I firmly believe that the rule of law is the foundation of all of our basic rights, and where there is a culture of impunity, no rule of law could ever exist. Kaya mga kasama, sama-sama tayong lalaban sa kadiliman at sa kasamaan hanggang sa muli nating pagkikita. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyo lahat. Point of order, Mr. Chairman. Hindi, really, point of order. What is the point of order? I am a bit shocked when our co-chair, Chairman Abante, have delivered his closing remarks because we haven't closing yet. We're not about to close yet because there are still matters to be discussed. And you have delivered your long closing remarks, thereby granting us no recourse but to deliver our short message. Kasi nga, masyadong mahaba po yung inyong delivery. I have no objection, Mr. Chair, as long as our colleagues would vote on what Congressman Fernandez just said. Wala pa po tayong closing remarks, so we will be discussing the admin matters first. Am I correct, Mr. Chairman? Chairman. So, before admin, we'd Mr. like Chairman. To recognize Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Mayroon pa akong tanong, nag-closing remarks ng aking Chairman Abante. Tataka lang ako. Alis sa Pogo at
Kasi paano nagbabayad yung di ba sugal yan, di ba? Nagre-remit yung pera from Pogo to China. Sinong representative na nangongolekta sa mga pera ng Pogo papunta sa China? Mr. Chair, how I wish to answer, pero I really have no idea po talaga. You have no idea? I have no idea po talaga. Kasi alam mo, nakakapagtaka eh. Alam mo, paano pinapadala yung mga pera, yung Chinese new one ba yung pera sa China, di ba? From China, papadala sa Pilipinas, di ba? Ngayon, pagdarating yung pera dito, CNY, papapalit mo ng pesos. Ngayon, saan kinukuha yung perang yun sa pang-construct ng mga Pogo? Halimbawa, ikaw, meron kang lupa sa Bamban, sa Porang. Saan galing yung pera? Galing ba sa China? Yung pera na yon CNY ba yon to pesos? Your Honor, hindi ko rin malamang sagutin? Actually, honestly, kung alam ko lang, sasagutin ko po talaga. I think it's better po na yung mga Chinese po ang sumagot po talaga dyan kasi sila po yung nagbabayad sa mga contractor. Never ko naman po nakausap ang contractor nila kaya hindi ko po alam kung paano po sila nagbayad. Kaya nga eh, tila mo ha, kung meron kang 46 billion, allegedly, 46 billion, saan galing yung 46 billion na yun? Pesos. Amla. Sabay may amla dito? Amla. Hindi nyo, paano nyo machi-check yun? Hindi dadaan ng banko yun. Manggagaling sa China yung pera, pero papapalit ng peso dito yung China. Sir, kung sa banko po, kung yan ay na-transact, mare-report po yan as long as more than 500,000. Kung yan naman ay money exchange, mare-report din po sa AMLAC, sir. Kaso hindi money exchange, hindi sa banko. Ang nakakapagtaka dito, from China to Philippines, di ba? Pero pag papadala ka ng pera sa China, pulis lang, pwede nang i-freeze yung pera mo sa China, di ba? Unlike here, may proseso pa. Di ba? Bawal sa China yon. Kaya dito, ang tanong ko lang, naglalaro sa isip ko noon pa, paano makakapagbenta, makakabili ng mga properties na mga lupa, makakapag-build ng mga malalaking gusali all over the country kung gagamitin nila Chinese new CNY. Yun ang tanong ko. Paano na i-convert yung Chinese na pera sa pesos? Sino ang representante ng mga Pilipino o mga Chinese businessman na magpapalit ng pera sa atin? Ang hirap sagutin nun eh. Ako hindi ko masagot eh. Paano ka magbabayad ng multi-billion dito na may construction kang Pogo sa Bamban, Pogo sa Porac, Pogo sa Cagayan de Oro, Pogo sa lahat ng bansa? Alis, di mo ba talaga alam yun? Paano yun? Your Honor, hindi ko po talaga alam. Alam mo, ang hirap talaga. Ito, AMLA na kayo, ha? AMLA na kayo. Pero hindi dumadaan sa banko yan. Sa computer lang, na internet, doon dumadaan yung pera. Yun ang galing ng China. May papakita ako sa inyo. Yung proceeds ng pera sa Pogo, yung fees at winning pera from China, ipapadala yan sa China. Tapos, yung personal na account nila, ipapadala, alimbawa, I'm not saying si Cassandra o si Alice, ipapadala yan sa pera nyo. Pero hindi dadaan yan sa banko. Paano mo babayaran yung mga supplier mo? Paano mo babayaran yung mga contractor mo? Kung saan nanggaling yung pera mo?
yung Pogo money, papadala yan sa China. Tama ba? Tapos yung China ngayon, papadala dito peso na. Hindi natin naintindihan, di ba? Ang hirap. Ang hirap talaga. Ako rin, nahihirapan ako eh. Kasi kung multi-billion pesos yan, paano mo idadala sa Pilipinas yung multi-billion pesos? Bawal yan. Di ba? Amlak? Kung sa China, Your Honor, I would not know the laws in their jurisdiction, Your Honor. Ngayon, alam mo, dapat gawa tayo ng batas. Hindi lang sa banking institution. Pag-aralan din natin yan, AMLAC. Kasi dyan nang gagaling. Kung sino yung representative na kumukolekta ng Chinese yuan. Tapos i-convert natin sa peso. Kaya alam mo, itong si Mr. Tony Yang, Dr. Winston, huwag mong palabasin yan. Yan si Mr. Tony Yang. Nakukunwaring walang alam. Pero napakaraming alam niyan. Alam mo, yung pinresenta namin sa inyo, kanina, ni DSJJ, alam niya lahat. Naniniwala ka ba sa akin, Dr. Winston Casio? I agree, SDS. Pakiulit mo. I agree in your contention, SDS. So, alam mo, yan, tinan mo ha. Tama. Kunwari, walang alam yan. Pero lahat alam ni Mr. Tony Yang from kapatid niya, si Michael Yang, hanggang kay Alan Lim. Alam niya lahat yan. Kung paano nangyari ito, alam niya lahat yan. Kung makapagsalita lang ng Kapampangan to, Kapampanganan ko na lang ito eh. Diba? Linoloko niya yata tayo. Sorry. Hindi. Ibig ko sabihin, parang ayaw niya magsalita ng totoo eh. Parang si Alice, parang si Kat... May kinaso kulang so yan may siyang tingo siyong tingin siyong sama so I cannot put together the younger brother Michael Yang and him ta siyong ti dao zao ta zi ta de wo zi wo de jine si zeyang. We have been separated for a long time already. Alibay na lang palagi yan, di ba? Anyway, good morning. Good morning sa ating lahat. Today is September 28. Ha? So, AMLA, Mr. Chairman, we will craft a bill kung paano natin mapapalakas hindi lang sa banking institution. Meron pang ibang klaseng pamamaraan kung paano nila pinapadala yung pera para mawas nila dito sa Pilipinas. Yan po ang aking punto, kaya hinabol ko itong tanong na to sa inyo. AMLA. So, Mr. Chairman, maraming salamat sa ating lahat. Alam ko, today is September 28. Yung ating mga fellow legislators, kailangan nakabakasyon na po sila, pero nandito pa, pa rin sila. We are very thankful to our leadership that this Quadcom served the purpose because marami po tayong nakita na mali at kung paano natin ayusin yung mga pending laws that to strengthen our existing law in this country. So Mr. Chairman, on behalf of this 19th Congress, thank you to the leadership Speaker Martin Romualdez at sa ating mga kasamang kongresista na nandito hanggang umaga from 10 o'clock in the morning up to 12:22 this morning. So maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. Before we finally suspend this hearing, please allow the chair to dispose of some admin matters which we deferred earlier and was supposed to have been disposed of earlier when we started. So I have here a copy. I am in receipt of a letter from Kevin Timothy San Agustin from Rojas, San Agustin and Yason Law Offices. This is with respect to the
excuse letter of Mr. A.R. De La Serna for not being able to attend today. Another excuse letter from Michelle Mabuti, wherein she stated in this letter that she will be undergoing a medical procedure tomorrow at 10:30 a.m. Another letter from Police Sergeant Penecito Ubales Jr., who we cited in contempt earlier and ordered to be detained at the Quezon City Jail, Station 6. Here is a letter, his letter requesting the committee to reconsider our order to detain him in Quezon City, and he'd rather be detained here in the House of Representatives Detention Facility. Another letter from the lawyer of Lieutenant Colonel Royina Garma, Attorney Emerito Kilang, for the lifting of contempt order of Garma and her subsequent release from detention. Much as we want to decide on this request, we cannot because we do not have a quorum anymore. So we will defer this and consider this on our next committee hearing. Another letter from Colonel Edilberto D.C. Leonardo, the NAPOLCOM Commissioner, asking for a reconsideration and a letter of appeal to lift the contempt order by the committee. Yes, Congressman. Chairman, just a manifestation in regards to the letter sent to us by a motion for reconsideration for Ms. Garma. Reading his, her letter, Mr. Chairman, it's all about, it's more on the medical side, of her medical side and the medical situation of her daughter. Now, Mr. Chairman, with this motion, Mr. Chairman, while we don't have a quorum, but I think it's as proper that we recommend to the medical service that Ms. Garma and her daughter will be allowed, no? Allowed to have their check-up outside of this facility, Mr. Chairman. But after the check-up, they should be again detained in this facility, Mr. Chairman. Okay, so we will direct the medical director of the House of Representatives to coordinate with the specialists from our government hospital, either in East Avenue or at the Heart Center, to conduct a medical checkup on Lieutenant Colonel Garma. Mr. Chairman, with regards to the letter, the request of letter appeal to lift the contempt for Colonel Leonardo, again, while we don't have a quorum anymore, but I would just like to state, Mr. Chairman, that on paragraph 6, no, mali po itong allegation ni Colonel Leonardo, because let me read in toto. While Padilla and Garma acknowledged that they met each other, the specific date and location of their meeting were not established. For the information of everyone, it is in record that the location of that meeting was announced during the previous hearing and even in today's hearing that happens in the office of the CIDG, Mr. Chairman. So mali po to yung number 6, Mr. Chairman. And to the request, Mr. Chairman, allow me to the request of Police Staff Sergeant Elisipto Ubales Jr., Mr. Chairman, his request to be detained in the House of Representatives cannot be granted because I have talked to Gaa, to Saa, sa Taas, Retired General Taas. Wala na pong lugar dito po sa House of Representatives. So, the detention order for him to be detained at Quezon City Jail, particularly in Station 6, malapit na po dito, I think it should be sustained, Mr. Chairman. That's it. Second. No, meron akong invitation.
No, that's not the motion. It's just for the record. Yeah. Another letter that the chair has received is a letter, excuse letter from the Commission on Human Rights Chairman, Attorney Richard Palpal Latok, asking to be excused because he is going to attend the annual general meeting of the Asia Pacific Forum of the National Human Rights Institution in Bangkok. And another letter from Ms. Myla Roque, where she stated her reply to the show cause order we issued last committee hearing, and she attached several documents. One, medical abstract from Manila Doctors Hospital. The other one, wait, let me see. Medical abstract from Manila Doctors Hospital. Last August 10, 2023. And then another medical abstract from Makati Medical Center dated September 11, 2013. Another I don't know what this is, but it seems like it's a discharge instructions from my patient in the medical city. The medical city, and Harmony, a letter from Harmony Thyroid Endocrinology and Diabetes Center in Singapore, where it states that the doctor by the name of Dr. Vikram Sonswahe is informing the committee that Ms. Myla Roque is currently, he is currently managing the care of patient Myla Roque. And the doctor saw her last September 5, 2024 in his clinic in Singapore. And another doctor's certification of psychiatric consultation. And another prescription request and clinical referral from, what's this, Clinica Manila, Your Honors. So these are the medical records that the committee has asked over in the past two hearings that we had. If the members have questions with respect to the submissions of Ms. Myla Roque, please inform the chair so before we can rule on any request made by Ms. Myla Roque. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Mr. Chairman, since the last order for Ms. Myla Roque is a Siokos order to attend, to explain why she cannot attend in today's hearing. And since we don't have a quorum, Mr. Chairman, I think it's just proper that we sustain the Siokos order. And for the record, Mr. Chairman, the Siokos order is not only referred to the present status of Ms. Myla Roque. It emanates from the statement and commitment by Mr. Harry Roque with regards to the two surgery. And it was stated by Mr. Harry Roque that it happens last year and this year. But in the medical certificate submitted by Ms. Myla Roque, the surgery happens last 2013. So again, there is a conflict of statements coming from the letter of Ms. Myla Roque and the statement that was made by Attorney Harry Roque during the previous hearing. So, Mr. Chairman, we should only sustain the show cause order that was issued to her, and we will tackle it in the next hearing, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Paduano. And lastly, Mr. Chairman, before I manifest with regards to other admin matters on the, some are show cause orders and subpoena for Doses Tecom, which is listed in this document submitted by the COMSEC to this representation. Let me
manifest, Mr. Chairman, that we defer discussion on this matter because as of now, we don't have yet a quorum. So we'll just discuss this on the next hearing. And lastly, Mr. Chairman, my manifestation is before I would rather submit my closing remarks to the ComSec for purposes of record because I know for the fact that this is now good morning, not good afternoon, not good evening. And lahat po tayo, medyo pagod na rin. So I'd rather submit my closing remarks to the ComSec, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Congressman Fernandez. Since we are going to deliver na yung mga closing remarks natin, ito na po yung katapusan ng ating pong hearing. And most likely, other witnesses will not be longer be invited in the next hearing two weeks from now. But before I do with my two statements of closing remark, this representation would like to invite in the next hearing Attorney Aden Sigwa of the Municipal Legal Officer of Bamban nung time ni Mayor Alice Guo, si Attorney Richard Chan, OIC ng Anti-Money Laundering Council, and also Attorney Eileen Paulette De Jesus, Chief Compliance Officer of China Bank, Attorney Federico P. Tangkoko, Chief Compliance Officer of BDO, Attorney Cynthia Santos, Chief Compliance Officer of Asia United Bank. This will be so helpful with our investigation, Mr. Chairman. And lastly, marami po salamat sa lahat. All those who are sleeping already, marami pa po tayo nakita kanina, Mr. Chairman, na nakapikit na po mga mata. And to those people, the resource persons that a while ago, kung nakikita niyo po na nagtataas po kami ng boses, pasensya na po kayo. Wala po kaming intention na naawayin kayo. We just wanted to find out yung truthfulness ng mga sinasabi po ng ating mga resource persons. And I know that we've been here for already 13 hours and pagod na rin po tayo lahat. And sometimes yung physical body natin are giving in, but yung ating pong mental capacity to speak is more being aggravated by our feelings. So marami po salamat sa inyo at I hope that we will be seeing each other again. Si Mr. Tony Yang nakapikit na, antok na, kawawa naman, antok na po kayo. Yeah, so yun lamang po. At Cassandra, pasensya ka na kung nagagamit tayo sa TikTok, ha. Alam mo naman mga TikTokers ngayon, no? And medyo nakakaya kay pangalan na? Si bakit si Walden? Cassandra, eh kanina si Carol lang sinasabihan mo. Sasabihan ko rin si ano, yan, si Ronaldine Baterna. Ronaldine, dati nasigawan kita, no? Pasensya ka na. Pero at least nung nasigawan kita, 'di ba umamin ka naman, 'di ba? And you were able to give us so many information. Maraming salamat sa iyo. Stephanie, maraming rin salamat sa iyo kahit nabobolja ka ni Congressman Abante, no? And also to Alice Guo. I hope the truth will come out, no? I hope that if yung father who created us all, no, kung talaga nakita niya puso mo na malinis, then he will set you free. Pero kung makita niya na talagang you lied, ano, in front of him, then you will take the repercussion and the consequences. So pasensya na po kayo, yung apat na yun lamang po ang sasabihan ko, all others hindi na po. Maraming salamat, Mr. Chairman, at magandang gabi po sa ating lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.